Ilang pasahero ang nananawagan ngayon sa mga tsuper na ibalik na sa dati ang minimum fare. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, next week panipagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ang inaasahang ipatupad. At yan ang dahilan kung bakit naniniwala ang transport sector na hindi pa panahon para muling ipatupad yung minimum fare bago ang panahon ng pandemya. Simula nang tumama ang pandemya, nagpatupad ng provisional fare ang LTFRB. Kasunod ito ng implementasyon ng 30% seating capacity sa mga pampublikong sasakyan. Mula sa dating 90 pesos na pasahe mula Dagupan City hanggang San Fernando City, La Union, ginawa itong 140 pesos. At ngayong balik sa 100% ang seating capacity, hiling ng mga pasahero na ibalik na rin ang dating pasahe. Siyempre dati, hindi siya occupied yung mga upuan. Tapos, 100% na ulit. Feel ko dapat pwedeng bawasan kasi nga magbabalik na yung face-to-face dito. Para din naman sa mga estudyante. Hindi pabor dito ang transport sector. Oo nga't bumalik na raw sa 100% ang seating capacity. Pero, dumobli naman ang presyo ng gasolina ngayon. Dapat, ganyan pala pamasahe hanggang naibaba na nila yung pamasahe. Ay yung krudo, tsaka na lang ibaba din yung dating pamasahe talaga. Kung may babalik po ma'am yung dating pasahe ma'am, pwede ma'am basta ang diesel natin po ma'am 30 plus. Ayon sa LTFRB Region 1, wala pang kautusan na i-lift ang provisional fare na ipinatupad noong 2020. Pero sa sitwasyon ngayon na patuloy ang pagtaas sa presyo ng petroleum product, hindi pa may babalik ang dating pasahe. Instead na magbigay kami ng provisional authority for the increase of fare, inalaw na lang namin na gamitin nila yung matrix ng MGCQ. Pag-aaralan daw ng LTFRB kung naaayon ang provisional fare sa dapat na pasahing ipatupad ngayon. CJ, sa ngayon nasa 10 hanggang 11 pesos yung minimum fare sa mga pumapasadang jeepney. Base yan o alinsunod yan doon sa provisional fare matrix na ibinaba ng LTFRB noong panahon ng MGCQ. Nasa 2 hanggang 3 pesos yung difference niyan compared doon sa fare matrix bago yung panahon ng pandemic. Sa bumabayahing bus, ganun din yan CJ, nasa 2 to 3 pesos din yung increase. Pero kung long distance nga, halimbawa Dagupan to San Fernando o kaya Dagupan to Camiling, medyo malaki-laki si Jay, nasa 40 hanggang 50 pesos yung increase. Imagine kung araw-araw na bebyahe yung ating mga kapuso sa parehong ruta, napakasakit din talaga sa bulsa. Kung kaya't ayon sa LTFRB ay may mga bagay na i-consider sila na pag-aralan si Jay. Jasmine, naiintindihan po natin yung kalagayan ng transport sector. Pero paano naman yung kalagayan ng mga mananakay? Lalo na kung araw-araw na sumasakay sa jeep o bus. Hindi ba't parang hindi makatarungan na mataas ang kanyang pasahe? Oo, yan nga yung sinasabi ko CJ na napaka-unfair doon sa mga pasahero na imagine araw-araw babiyahe yan, long distance, kung 30 o 40 yung dadagdag sa kanilang pasahe everyday, talaga napakasakit sa bulsa. Kaya naman ayon sa LTFRB, yan yung mga bagay na i-consider. Sabi nilang ganun, pag-aaralan nila yung provisional fare matrix na ipinatupad noong panahon ng MGCQ at halimbawa na meron silang mga makitang butas, halimbawa mapansin nila na hindi na ito patas o fare sa pagitan ng transport sector at sa pagitan naman ng mga mananakay, then that's the time na magkakaroon ng adjustment doon sa provisional fare matrix na ipinapatupad simula nung panahon ng MGCQ at maging hanggang sa ngayon si Jayan. Dahil balik eskwela na ang karamihan sa mga estudyante at mag-aaral, applicable na ba yung diskwento sa pasahe? Jasmine? Noong panahon CJ ng MGCQ na wala pa namang face-to-face, hindi applicable yung diskwento sa pasahe. Pero ngayon, nasa alert level 1 na tayo at marami na rin mga estudyante ang nagbalik sa kani-kanilang mga eskwelahan face-to-face na ay pinapayagan na applicable na yung 20% discount sa mga estudyante at maging sa mga senior citizen. Automatic yan na kinakaltas ng konduktor tuwing nagbabayad ng pasahe ang mga mananakay CJ, especially ang mga estudyante at mga senior citizen. CJ.
Gaano na karami ngayon, Jasmine, ang bumabiyaheng bus at jeep? 100% na si Jay, wala ng mga, di ba before kasi nung MGCQ, limitado lamang yung mga jeep at mga bus na pinapayagang makabiyahe. Pero this time, 100% na ng mga bus at ng mga jeep ang pinapayagang makabiyahe ng LTFRB. Si Jay? Okay, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvez.